Nagagalak ko po na makasama kayo sa isang espesyal na araw sa inyong mga buhay as you take another step into this noble profession that you have chosen. Hindi ko na po isa-isahin yung mga kasama kong panauhin sa stage. Alam ko sawa na po sila sa akin at lagi naman po kami magkakasama. Pero syempre kailangan po batiin yung bisita po natin, representative po natin from the Philippine Nurses Association. Ma'am, maraming salamat po. Thank you for taking the time to be with us here this morning. Syempre, ang pangalawa ko po kailangan batiin ay ang ating mga future nurses. Congratulations po sa inyo. Kami po ay proud na proud po talaga sa inyo. At we are happy to be able to help you in this journey. At pangatlo, syempre ang ating mga magulang and yung mga family members. Ang totoo naman po, pag may mga achievements tayo, academic achievements, career achievements, syempre masaya tayo para sa sarili natin, pero ang totoo po niyan, mas masaya pa po ang mga magulang natin para sa atin. Kaya sa mga parents, congratulations sa inyo. Kayo po talaga yung unang dapat kino-congratulate natin. Gaya po ng sabi ko kanina, masaya po kami. Ako bilang inyong mayor, I'm sure si Councilor Simon din, si Congressman Roman, nakasalubong ko po kanina. Nung papasok ako ng elevator, palabas po siya. Hindi niya na daw po kaya mag-attend dahil may committee hearing po siya, kung di ako nagkakamali. Ganun din po si Vice Mayor Dodot, inaabot po ang kanyang pagbati sa inyo. Kasama po ng ating Board of Regents, ng ating City Council. Ganyan po na sabi ko kanina, masaya po kami na maging bahagi ng inyong mga buhay. Kahit sa ganitong paraan, masaya po kami na nakakatulong ang ating lokal na pamahalaan sa inyo. Dahil alam nyo, diba, tungo tayo sa buong bansa, tungo tayo sa universal healthcare. At isa po sa nakikita natin na pinakamalaking challenge, marami pong pagsubok, maraming challenge, ano? Pero yung isa po talaga sa pinakamahirap para sa ating healthcare system dito sa Pilipinas ay ang kakulangan ng mga healthcare professionals. Lalong-lalo na po ang mga nurses. Pag tinignan po natin ang ating pampublikong ospital, yan po talaga yung pinaka-challenge natin. Nagkukulang po tayo sa mga nurses. At iba pang mga personnel, professions, pero nursing po talaga, nurses ang pinaka-challenge po natin. Sa private na hospital, yun din po ang challenge nila. Kasi sa totoo, mas mataas na po ang entry level ngayon sa public kumpara sa private. At ito po talaga yung challenge. Kaya nakikita po natin yung mga new breed, yung mga new batch tayo ng mga nurses dito sa lungsod ng Pasig. Masaya-masaya po kami. At kami, ang trabaho po namin ay magbigay po ng suporta sa inyo. Simulan po natin dun sa issue. Ito, hindi naman po galing, pwede ko po sabihin, pwede ko po ipagmalaki, kung hindi ipagyabang pa nga, kasi hindi naman po ito galing sa akin, ano, hindi galing sa taong bayan, galing sa taxpayers, galing sa bawat Pasigueño, lahat po tayo, kasama ang mga magulang ninyo, kasama ang mga school officials, kasama ang ordinaryong taxpayer ng Pasig, lahat po tayo ay nag-aambagan para po makatulong po sa mga nursing students po natin. Yung tuition po natin dito sa pamantasan, of course, meron din pong konting tulong mula sa national, yung tinatawag po natin na UniFast na nagkataon po, baka hindi po alam ng iba, yung UniFast law, una pong naisabatas yan, ang may akda po niyan, ay congressman natin sa Pasig, si Congressman Roman Romulo actually, ang author po ng UniFast law. At ngayon po, sabihin na natin, nasa 20-30% ng, ikaw lang kung tama ba, Doc Regid, nasa 20-30% ng expenses ng ating pamantasan ay nanggagaling po doon sa UniFast. The rest of the 70% or 80% ay galing naman po sa ating lokal na pamahalaan. Pati po yung ating connectivity allowance na aminin ko po sa inyo, nung patapos na yung pandemya, nung natapos na yung officially yung pandemya, ang balak po sana namin nung una, yung naisip ko nung una, tanggalin na yung connectivity allowance kasi yung purpose nun para sa internet connection, pag naka-distance learning. Pero alam niyo po, kung sino nagsabi na dapat ituloy yan, yung Board of Regents po natin, sabi nila sa akin, hindi, kaya naman ang budget natin, huwag na natin i-cancel
ituloy na natin yung connectivity allowance kasi dagdag tulong din yan sa mga mag-aaral natin. Kaya sa Board of Regents, and member din po natin, syempre ang ating university president, maraming maraming salamat po. At hindi po tayo nagtapos dyan. Nakita po natin na, opo, tuition, wala. Tapos may konting tulong sa pamamagitang connectivity allowance, sa iba pang mga programs. Pero nakita po talaga namin nung nag-uumpisa tayo, nung nakasama na ako sa board bilang inyong chairman, ay hindi lang pala yun ang problema. Ang problema rin ng mga nursing students ay yung RLE na halos kasing mahal din ng tuition. At nakita natin sa buong Pilipinas, maraming nursing students ay nagda-drop out kahit nasa state universities and colleges na wala o mababa din yung tuition dahil hindi nila kinakaya yung RLE. Kaya sabi natin, dito sa Pasig, gawin natin libre ang RLE ng mga nursing students po natin. At marami pa po tayong programa, proyekto dito sa ating mahal na pamantasan. Ang nihiling lang natin sa ating mga, alam ko kahit di ko naman siguro sabihin, ano, pero anyway, nandito na rin po tayo. Ang hiling lang po ng ating pamahalaan at ng mga kapwa natin Pasigenyo sa inyo ay don't take the opportunities that you have for granted. Let us strive to make the best of where we are right now. Let us strive to be excellent. Ano man nangyari bukas, ano man ang pagsubok na dumating sa pamilya, sa personal nating buhay, sa academics natin, at maging sa mga future careers natin, ay pag-igihan natin. Dahil ito po ay mga oportunidad na meron tayo ay hindi po nabibigay sa lahat ng tao sa ating paligid. Ano? So let us make the most of every opportunity that we are given. At tayo naman naniniwala na muli po kung ano yung kayang itulong namin, kung ano kayang itulong ng lokal na pamahalaan, di kami dapat magdalawang isip. At inuulit ko po, ito hindi naman galing sa bulsa ko. At ano, naniniwala tayo na pag maganda ang servisyo ng pamahalaan, hindi na natin kailangan lumapit sa mga politiko. Kung ano yung magandang servisyo na kayang ibigay ng pamahalaan, ng pamantasan, yan po ang ginagawa yan ng direksyon natin. Ano? So again, make the most of every opportunity that is given to us. Be excellent in what we do. At ngayon pa lang, kino-congratulate ko na kayo sa lahat ng ma-achieve ninyo sa inyong mga career. We are very, very proud of you. Maraming maraming salamat. God bless sa inyong lahat. Thank you very much, Honorable Mayor Soto, for your on-point message to our future nurses and to our dear Pasigenyos. Masaya